You should see the things we do. You should see the things we do. Hey guys, so welcome back to my channel. It's Mitch here. So for today's vlog, ay gagawa tayo ng panibagong haul. At ayun nga, napawaldas ako nang wala sa oras. But without further ado, let's get started. So guys, random stuffs yung pupunutin ko dito dahil magkakasama sila and hindi ko alam kung anong unahin. Pero ayun nga. Ang una dito ay itong Kellogg's Frosties. No? Hindi ko alam kung ano siya i-pronounce. So by the way, kaya ako ito titingin doon kasi andun yung mga kaibigan ko na si Dessa, Kian at Nicole. So pag mapatawa ko dito, alam niyo na. So ito nga, pinili tayo ng ate kong bilhin to. Favorite namin bumibili kasi kami ng ganito sa Bahrain dati nung nandun pa kami. Kasi mahilig kami sa cereals. Nalagay ko na lang dito sa screen yung price. Kellogg's ulit na Fruit Loops. Ayan. Ito, minalala ko, 109 pesos siya. Pero alam niya ba kasi, hindi ko sana ito bilhin kung hindi dahil sa pamangkin ko. Kasi nakita niya to, grabe yung pag-kiss niya dito kasi natuwa siya. Tapos ayan, nag-English-English siya. Tapos nung sinabi ko, ayokong bilhin kasi nga, wala na nga akong pera. Pero ayun nga, pinilit niya ako. Tapos umiiyak siya kanina nung pinabalik namin. So ayun, kinuhanan ko siya nitong Fruit Loops. Next ay itong Milk Magic na full cream milk. Ito, gagamitin namin sa Samyang. Kasi gagawa kami ng video ng aking mga kaibigan na nandyan sa likod ng camera na yan. So ayun, bumili ako nito. 78 pesos ata siya. Next ay we have this chopsticks. Kasi pumunta kami sa hardware atay na malapit sa Mana Mall. Sulit na siya kasi 10 pairs na siya. It's only 60 pesos. Kaya worth it lang. Ang tawag ba dito? Ang tawag dito? Basta yung pang bake. Bagong shop dun sa Mana Mall. Maraming mga stuff na makikita talaga dun. Yung ate ko kasi HRM siya. Kaya nagpabili siya ng ganito. 65 pesos to. Bumili ako ng carbonara na Samyang. So ito ay 95 pesos. Bumili kami ng pangsasakyan kasi nawala yung ganito namin. Ewan ko sponge ata to. Parang sponge. Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. Basta ayan. Anong pronunciation ito? Sao Wonder. Tama ba? Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce, pero ayan siya. Basahin niyo lang. Next ay itong scarf ni ate, pang OJT niya. Kasi mahal daw yung scarf nila dun sa Sensky, kaya bumili siya ng ganito sa Mana. Next naman ay itong off-shoulder. Kasi nahilig na ako sa mustard, ewan ko, pati sa off-shoulder. Nakailang bili na ako ng off-shoulder, hindi ko din alam kung bakit. Meron itong off-shoulder na ganito na mustard color. So, mustard din yung suit ko ngayon. Ewan ko, nahiligan ko na yung guntong kulay. Parang nakaka... Hindi na ba sa maputi ako, pero parang nakakaputi. Parang ganito. May isa pa, exactly na pareho lang sila. Iba lang yung kulay. Ganyan din siya. Pink. Ang cute kasi. So, ayun. Ewan ko paano siya i-pronounce, pero... Abony Spa Milk Salt. Sabi niya, moisturizing, whitening, smooth, and baby skin. So, gusto kasi itong itry kasi sabi nila, mas maganda daw kapag nag-exfoliate ka sa katawan. Kasi kahit sabon ka lang sabon, kung hindi ka nag-exfoliate, parang hindi effect yung soap. Gusto ko siyang itry. 150 grams siya for only 85 pesos sa Watson. So, marami talaga ako nakita ng ganito sa mga vloggers. Kaya, gusto ko din siyang itry. Para pag maganda, itutuloy ko na yung paggamit ito. Next, Maybelline New York Baby Lips Pink Glow. Ayan. Yung karga niya nandito kasi ginamit ko na. Gusto ko kasi itry agad. So, pasensya sa aking kuko. Basta yan. Ganyan lang ata siya kahaba. Pero okay naman siya kasi pang pa-moisturize naman. Kasi yung last din na nakuha ko sa other haul ko, hindi ko nagustuhan yun. Kasi akala ko yung pink niya is ganito. Pero it turns out nga na parang violet yung shade niya. Medyo na-dismay ako. Pero ginagamit ko pa rin siya. Pero bumili ako ng ganito para pang-panlabas. Itong BB Holic ulit. Nakita nyo to sa isa kong haul. Ayan siya. 35 pesos siya. Ang kinuha kong color ay light.
Kasi yung beige, ang kasi na-try ko na to isang beses, di ba nakita niyo na to sa other haul ko, kung napanood niyo yun. Light. So, okay lang siya, hindi siya super maputi sa mukha. And parang sakto lang siya sa akin kasi parang nabiblend na siya sa mukha ko pag na-apply ko na. Yung beige kasi hindi ko alam, baka okay lang. Pero siguro next time na-try ko yung beige. Para makita ko kung alin sa kanila yung mas maganda, yung coverage o yung parang pag-apply mo sa face. So, this is the last bag. So, Mr. DIY. Itong product lang naman yung nakuha ko doon. Itong Tony, kasi ang init, so kailangan to. 10 pesos ato siya. Ang ganda kasi pag ganito, yung sandiyo kasi, masakit sa buhok yun, parang maano yung roots ng hair mo. Mas maganda daw kapag yung mga ganitong tipo ng pony. So, ayan, ginawa ko siya. And ang cute din kasi ng kulay niya. Parang siyang violet na tayo. Ang last product na nakuha ko ay itong parang siyang flex tape. Kasi, yung last vlog ko na yung unboxing inflatable pool ay nabutas yung third layer niya. So, share ko lang. Nabutas siya, kaya kailangan namin. Actually, napakalit lang ng butas niya. Parang ano lang ng sinulid. Pero, ang lakas ng impact ng pagkaano niya. Kaya, ayun na, nasingaw na siya. And, namin nagamit pagkatapos nun. So, umabot lang siya ng 3 days. Kasi yung pamangkin ko, kulit-kulit talaga. As in. So, ito, bumili ako nito. Try namin siguro to bukas or oo, bukas para magamit na naman ulit namin yung inflatable pool. Kasi nga sayang. Pero yun nga, with this, I hope makatulong siya. So, ayun na nga guys. This is the end of my second haul. So, sana nagustuhan niyo yung mga pinakita ko kahit konti lang siya. But yeah, so I hope you like, subscribe, comment down below, and share this video with your friends. And yeah, until my next vlog, I'll see you again. Bye! This is me, I'm so royal, and you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion.